Iba na talaga ang trends ngayon. Ang mga Pinoy, kani-kanya ng gimmick mapansin lang sa online. Oh, mga best friends, nandiyan pala kayo. Alam niyo ba, nandito ngayon ako sa Pilipinas. Nagpahuli dyan si Joel Mondina o mas kilala bilang pambansang Kulokoy sa pagpapatawa. Ang kanyang mga video sa YouTube channel, abay milyon-milyon lang naman ang views. Hi there, mga best. Kaya kahit nasa Las Vegas man ngayon si pambansang Kulokoy, solid pa rin ang suporta ng Pinoy fans dito sa Pinas. Ang unang-unang pinapakita ko dati when I first started kasi Ilocano nga ako. Kaya mostly ng mga comedy skits ang mga ginagawa ko nung nag-umpisa ako. Katunayan, habang lumalaki siya sa Baguio City, mahiyain at tahimik daw na bata si PK. Nung una talagang it was hard for me to do videos and most of the time pag gumagawa talaga ako ng videos, gusto ko ako lang mag-isa sa isang lugar. Sa totoong buhay, hindi siya marunong magpatawa yan. Naka-formal lang siya. Behind the camera talaga, hindi siya kuwan. Ang mga pasilyo at kalye dito sa Baguio ang saksi sa pagiging mulat sa realidad ng mundo ang mahiyaing bata na si PK. Naawa nga ako sa kanya dahil hindi siya nakatikim ng talagang gatas na mamahalin. Kundi ang gatas niya ay yung araw-araw na buhay namin. Kung minsan, wala kaming uulamin. Alam ng kanyang ina ang hirap at sakripisyo ng musmos na anak dahil kapos sila sa pinansyal. Totoo yung mga sinasabi ng nanay ko kasi nga way back din di naman gaano magagandahan yung buhay namin. So kailangan talaga natuto talagang mamaluktot yung parents ko. Kaya habang nagbibinata, nagsumikap talaga si PK para sa kanyang mga magulang at siya ay nang ibang bansa. Si PK naging isang certified vlogger. Pero kahit umaasenso sa abroad, ay hindi pa rin niya nakalimutan ang naiwang pamilya dito sa bansa. Never na may nagbabago sa relationship namin ng parents ko, no? Kasi nga very close naman ako sa parents ko. Kaya kahit na nag-retire na sila sa Pilipinas, everyday pa rin tumatawag yung parents ko sa amin, nangungumusta. Okay, alam kasi ni PK ang paghihirap na dinanas ng kanyang mga magulang noon sa Baguio. Kaya ngayon, pagkakataon na niyang bumawi sa kanyang mga magulang. Bukod sa mga virtual hug na kanyang handog kay nanay, mula USA papunta sa Baguio, si Joel palaging may hatid na padalam. Sa kagustuhan niyang makasigurado na mabilis na matatanggap ni nanay ang padalove ni PK mula abroad papunta sa Pinas, remittance app ang kanyang naging kakampi, ang most trusted ng mga Pinoy at migrant workers na tulad niya. Noon, napakahirap talaga magpadala ng pera sa Pilipinas. Kailangan mo pang pumila, kung minsan nagkakaroon pa ng problema sa padala. Eh ngayon, mabuti na lang at meron na tayong SendWave na napakadali talagang gamitin. Wala kang kailangan kundi yung cellphone mo. And then, that's it. Napaka-convenient talaga. Maganda yung SendWave na ginagamit ni Joel. Kasi hindi na ako pumupunta sa town. Through pa na lang sa cellphone ko, pag nagpadala na siya, ang ginagawa ko na lang, tina-transfer ko na lang sa bangko ko, hindi na ako pupunta sa town na magka-cash out pa. Sa tulong ng remittance app na ito, hassle-free na ang pagpapadala ng pera ng ating mga kababayan abroad tulad ni PK. Sa SendWave remittance app, pwedeng magpadala ng pera abroad nang hindi nagbabayad ng remittance fee. Mahigit 1 million na ang users nito at parami pa ng parami, kaya siguradong trusted at safe ang pera ng magpapadala. May tatlong paraan para makuha ang mga tinatawag na padalove mula sa ibang bansa. So SendWave, pwede po kayo magpadala sa GCash, cash pickup and bank accounts in the Philippines. In addition po sa mga first time users natin ng SendWave as a limited time offer,
Pwede po kayo gumamit ng promo code PADALOVE. And meron na po kayong free $20 credit sa unang niyong padala. Magkailangan lang kayo mag-sign up. Lagay niyo lahat ng information niyo. And then click po kayo sa bottom person icon in the bottom center of the app. From there, you can input the promo code PADALOVE. And for a limited time only until the end of June, pwede po kayo mag-receive ng free $20 credit. So gamitin niyo na po yan. Sa bilis ng takbo ng buhay, basta techie ka at may internet connection, walang imposible at lagi kang lamang. Kaya tandaan, kahit milya-milya man ang layo, sa ang panig pa man ng mundo, pwedeng-pwede nang ipaabot ang PADALOVE online sa bawat pamilyang Pilipino.